Hello, kids. Let's play, sing, dance, read, write, count, and learn with teacher Jam. Magandang araw, mga bata. Kamusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Welcome sa ating kindergarten class. Ako muli si Teacher Jam, ang magtuturo sa inyo ngayon. Excited na ba kayo? Ako rin, excited na. Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo na ng ating aralin, mga bata. At ang ating pag-aaralan ay tungkol sa iba't ibang gamit ng bahagi ng ating katawan. Naaalala nyo ba, mga bata, ang mga larawang ito? Tama! Ito ang ating katawan. At ngayong araw, tutuklasin natin at pag-aaralan ang iba't ibang gamit o gawain ng bahagi ng ating katawan. Tara, mga bata, simulan na natin! Naaalala nyo ba, mga bata, kung anong bahagi ng katawan ito? Magaling! Ito ang ating ulo o head sa Ingles. Ulitin nyo nga. Ulo, mahusay. Ginagamit natin ang ating ulo kapag tayo ay tumatango o umiiling. Ito ay sa pamamagitan ng tulog ng ating leeg. Tayo ay tumatango kapag tayo ay sumasang-ayon sa isang sitwasyon. Tayo naman ay umiiling kapag meron tayong sitwasyon o bagay na hindi natin gusto. Ito naman ang ating mata or eyes. Ulitin nyo nga, mga bata. Mata. Magaling. Ang gamit ng ating mata ay para makakita. Ginagamit natin ito upang tignan ang mga bagay sa ating paligid. Ginagamit rin natin ito kapag tayo ay nagbabasa at kapag tayo ay nanonood sa telebisyon o maging sa ating online class. Ang ating tainga naman, mga bata, ang ginagamit natin upang tayo ay makarinig. Naririnig natin ang iba't ibang tunog at awitin. Gayon din ang mga tunog sa ating paligid tulad ng tahol ng aso, huni ng mga ibon, tunog ng cellphone at ng manging mga sasakyan at marami pang iba. Naririnig niyo ba ako, mga bata? Magaling! Ang ating ilong naman o ang ating nose ang ginagamit natin upang maamoy natin ang mga mababangong bulaklak at masasarap na pagkain. Naaamoy rin ng ating ilong ang mga mababahong bagay tulad ng basura, patay na hayop, at mga panis na pagkain. Tayo ay nakakaamoy gamit ang ating ilong. Ito naman ang ating bibig. Ituro nyo nga ang inyong bibig. Mahusay! Ang ating bibig ay ginagamit natin kapag tayo ay kumakain, umaawit, o kaya nakikipag-usap o may gustong sabihin. Ito ay ginagamit natin sa tulong ng ating dila at maging ng ating ngipin. Ito naman ang ating kamay. Itaas nyo nga ang inyong kamay. Very good! Ginagamit natin ang ating kamay kapag tayo ay may mga hahawakang iba't ibang bagay. Ginagamit din natin ito upang makaturo ng mga bagay, maging sa pagsusulat, pagguhit, pagpinta, o kapag tayo ay pumapalakpak. Kamay. At heto naman ang ating mga binti at mga paa. Ginagamit natin ito kapag tayo ay naglalakad, tumatakbo, lumulukso, at kapag tayo rin ay sumasayaw. Nagtutulungan ang ating hita, tuhod,
binti, at mga paa upang masagawa natin ang mga bagay na ito. Nakinig ba kayo ng mabuti mga bata? Magaling! Ngayon, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Ang gagawin nyo lamang ay lagyan ng check ang tamang bahagi ng katawan na ginagamit sa larawang makikita. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin! Kumakain. Alin sa bahagi ng ating katawan ang ating gagamitin kapag tayo ay kumakain? Bibig. Tama. Nagbabasa. Alin sa bahagi ng ating katawan ang ating ginagamit pag tayo ay nagbabasa? Tama. Mata. Paglalaro ng soccer. Alin sa bahagi ng katawan ang ating gagamitin kapag ating sisipain ang bola? Tama! Mga binti at paa. Nagpipinta. Aling bahagi kaya ng ating katawan ang ating gagamitin kapag tayo ay magpipinta? Tama! Kamay. Pag-iling. Aling bahagi ng ating katawan ang ating gagamitin kapag tayo ay iiling-iling? Tama! Ang ating ulo. Ang gagaling nyo naman sumagot, mga bata. Dahil dyan, isang malakas na palakpakan. Marami ba kayong natutunan sa aralin natin ngayon, mga bata? Magaling! Bago tayo magtapos, isa munang paalala ang iiwan ko sa inyo. Ang bahagi ng ating katawan ay mahalaga. Kaya, atin itong ingatan at gamitin ng tama. Nawa mga bata ay nag-enjoy kayo ngayon. Hanggang sa muli, paalam!